dahilan. Matagal na siguro tayong naghiwalayan. Tagu-taguan, maang-maangan. Kahit halata na naman, takot pag-usapang mali di na may tatanggi bago pa magsisi. Sa huli, maaayos pa ba? Mali na bang umasa kong nasunog? Tapos baling babalik, nadadarang sa ibang apoy lumapit. Kahit nangako ka sa langit, na tayo lang tanong ah, maibabalik pa ba kung nasunog ang puso ang sakit? Susukong saglit, ngunit mapapatawad, madaling sabihin, mahirap magkahit ulit-ulitin, ulit-muli aking sa nag-iisang dahilan. Nasunog at sa aking muling babalik, madarang ka man sa ibang apoy lumapit. Kahit nangako ka sa langit, na tayo lang dalawa, maipapalit nakadadarang na kanta. Grabe yung pakiramdam namin. Dati pag makikinig ka ng kanta, ouch, ouch, ouch. Dito nagiinit ang tenga ko, ang mukha ko. Parang nadadarang talaga. Parang nasusunog. Ang ganda. Ang ganda nung lyrics. Talagang nagliliyab. Naglalagablab. Bawat linya, buhay na buhay. Alam mo yun? Thank you po. Tapos yung pagkanta mo, hindi ko kaya ang key mo. Key mo! Ano yun? Sana puta yung boses. Ang galing. Thank you, Papa Paul. Siguro, ano din eh, yung kantang yon is galing siya sa personal experience ko. I was about to ask. And ayun din. Siguro, yung message na yon parang one, actually, Papa Paul, nung mga first, siguro mga first time kong kinakanta yon, every time na kinakanta ko siya, lagi ako naiiyak. Kasi yun nga, iba yung tama sa akin eh, Papa Paul. Parang, like nung ano nung mga nakaraang taping ng ASAP, kinanta ko siya after noon, talagang nagkagulgul ako. And ayun, parang doon ko na realize na wala na eh, nasunog na eh, ano pa ba magagawa mo? Oo. Yun nga din. Tsaka if you can't say it sa tao, then sing it. Totoo. Oo. Yun. Sometimes yung emotion natin, hindi man natin maiiyak, okay, maisigaw, yung pupunta ka sa bundok na mataas, okay, sa sisigaw mo, ah, iyak mo na! Ganon, okay, daanin mo sa kanta. Mismo, Papa. Tapos I suggest, kung hindi nyo mailabas yung emotion nyo, patugtugin nyo ng patugtugin itong kanta ni Kimo, matutulungan kayo mag-heal. Opo. Diba? Yun eh, ulit-ulitin mo, makakatulong yun eh. Opo. Ako, I believe in that. Yung yes, music, po, makinig ka lang. Yes po. Diba? Tapos hanggang sa makabisado mo, hanggang sa later on, sa papakinig mo, okay ka na pala. Yes po, di mo namamalayan, okay ka na. Diba? Yun naman eh. Pero sa tingin mo, ikaw, nung ginagawa mo ito, kasi sabi mo naiiyak ka, 'di ba? Nai-imagine ko naman, ala, sa special concert ni Kimo, paano kung dumating yung nagpasunog dati? Tapos imagine mo, kunwari opo, lang opo, sa grand concert mo, yung teleserye ang dating. Naglalakad doon sa aisle, tapos kinakanta mo 'yan. Tapos uupo siya, tapos titingin sa yung kanya. Anong mararamdaman? Hindi ko po alam, pero 'yun nga po, since okay na po ako. And yung story po kasi na yun is about sa
yun nga, sa partner ko dati na wala na siya sa buhay ko. And ngayon, masaya na rin siya. And she's happily engaged na nga ngayon, actually, Papa. Ouch! And ayun, parang yung kantang yun, parang ano na rin, symbol na rin siya ng redance namin dalawa na sa lahat ng nangyari sa amin, sa lahat ng masasakit na memories or masalimuot na pangyayari sa buhay namin nung time na yun, meron pa rin kami mga good memories na pwedeng balikan. So, yun na lang yung nilolong ko, yung mga good memories na lang papaawin. And you keep that in your heart. Opo. Yun yun eh. Mas maganda ito, habang kinakanta mo, nagki-create ka ng music video sa isip mo. Opo. Ang lumalabas na yung mga magaganda na. Opo. Diba? Totoo. Para kakantahin mo siya ng masakit, pero na ilalabas mo siya at tinatanggap ng mga taong masaya. Opo. Parang ganyan, di ba? Totoo, Papa Awel. Nako, I'm so happy naman sa tinatakbo ng career mo, thank Kimo. You, Papa Awel. At syempre, may abangan kaming mga special events mo at concert. Yes, po. Ang mga fans mo worldwide nag-aabang sa'yo. Please promote your upcoming shows. Ayun po, please watch me sa ASAP natin to, and also this upcoming October. May niluluto kaming concert para sa inyo, and it's gonna be my first concert simula nung nag-idol ako, and siguro ito na rin yung way ko para magpasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin and sa mga taong nandiyan pa rin na nananatiling nandiyan para sa akin and para sa music po. October. Of course. Abangan natin yan. Message mo sa iyong mga fans at sa mga umahangat nag-idolo sa iyo at dumaan sa pareho mong pinagdaanan na ngayon na isakanta mo na yung mga taong nasunugan na wala ng physical na bagay o emosyon. Pero ang importante, di ba, sa bawat pagkakataong nasunugan na walan tayo, yung rebuilding. Yes po. Di ba, yung mga dating pangit dun sa bagay na nawala. Pero pag ikaw ay nag-rebuild, nagtayo ulit, panibagong ikaw. Yes po. Anong mensahe mo sa kanya? Ayun, sa mga taong naka-experience na din ng mga ganong memories, ito lang. Ito, lagi ko po itong sinasabi, yeah. Papa Awel. We are all here because of love. And to be an instrument of love and to inspire other people kahit sa maliliit na bagay. Pero love sometimes can be an instrument of pain. Na yun nga, yung pain na yun na mag-hone sa'yo sa kung ano ka ngayon. Wow. And yung ngayon na yun, yun yung dapat mong i-hone pa and yun yung dapat mong i-look forward dahil hindi mo naman may babalik yung past eh. So, totoo. Yung pinakamagandang gift na binigay sa atin ni God is yung present. Totoo. Yan din ang paniniwala ko eh. Past is past. Awel, past. Mo? No. Ganun ako. Eto na. Hindi natin palalampasin ang moment na ito kung hindi sasalang si Kimo sa ating pag-challenge. Saan kaya siya sasalang? Sa pagbabalik yan ng Star Ka! Woo!